Welcome sa Mugs Works and Hobbies. So speaker, vintage speaker restoration ang video natin ngayon. So kita nyo yung magnet niya, no? It's a unique kind of speaker. So kung di ako magkakamali, mga 1970s ang speaker na ito. So tinanggap natin yung challenge, no, na i-restore natin to. So yung mga kailangan natin, syempre yung cone kasama yung edge na rubber type, no? Yung spider, wala tayong makuha ang exact size talaga, pero gugupitin na lang natin yung pinaka edge niyan para kumasya. Tsaka yung dust cap, no? Para yung alikabok hindi basta-basta papasok doon sa coil. So mura lang ang ano, ang nagastos natin sa materials. Tsaka syempre yung pigtail. Challenge sa mga ganitong kung kalumang speaker, syempre yung dumi. Diyan sa pinaka pole, no? Kung saan papasok yung coil. So pag kinakalawang yan, talagang mahirap. So ang sekreto ko dyan, meron kong kawad na stainless, no? Kasi yung stainless hindi dumidikit sa magnet. Magnet kasi yan eh. So kung ordinary na kawad ang gagawin natin, dumidikit. So kung meron tayong caliper, pwede nating sukatin yung pinaka diameter ng pole para meron tayong basihan, no, sa ating coil former, no? Actually, naghanap ako ng coil na kakasya dito, pero wala. So, yan yung ginamit ko, yung film sa mga flat screen na hindi na ginagamit. Yun ang ginamit ko para makuha ko yung exact diameter ng coil na kailangan natin. Ano? At sa mga nagpa-practice, pwede nyong gamitin, or kahit sa mga nagre-rewind na, yung film na yon sa mga TV, sa likod, no, yung mga LCD, pwede nyong gawing ano yon. Doon kayo magre-rewind, maganda din yon, no? Kasi ano din siya kahit papano, heat-proof, no? Hindi siya basta-basta nadideform sa init. So, ang gamit ko kasi ngayon, kasi meron pa naman akong natirang stock, yung parang fiber type. So, hinahanap ko yung in-orderan ko nito kasi mag-order sana ako ulit. Hindi ko na siya makontakt. So, shout out sa iyo, sir. Bakit ka nawala? Inahanap kita. Sa messenger, kahit sa messenger, wala na siya. So, ginagawa natin ngayon, naglilinis tayo, no? Para matanggal yung mga kalawang. Kita nyo yung kalawang, no? Talagang brown na yung speaker. Kasi lumang-luma na to. Ayan. Para magkaroon ako ng idea kung gaano kalaking wire ang gagamitin, meron ako ditong mga kopya, no? Sa mga number 35 na 35mm na diameter, ang gamit ay number 30. Pero sa tansya ko, sisikip siya, no? So gagamitan natin 31. Ito yung film na binabanggit ko kanina, na binili ko online, pero hindi ko na makita yung binilan ko dati. So, merong klase, merong manilipis na klase nito, yun ang maganda din. Medyo makapal to eh. Gusto ko yung manipis, no? Sakto to sa mga kagaya nitong mga speaker. Na ito yung film galing sa TV, no, likod ng TV. Pwede rin gamitin to sa mga walang makuha ng fiber. Matibay din yan, no, kahit papaano, heat resistant din yan. Ito yung gagamitin natin pandikit, clear epoxy, 5 minutes, no, yung may A tsaka B. So pag nakuha na natin yung exact diameter doon sa pinaka pole, no, kung saan papasok ang coil, umpisa na natin ang pagre-rewind. So tandaan, dapat meron tayong gap sa ating coil former. Ewan ko kung ano eksaktong tawag dito.
coil former ba? Ayan o, yung gap na yan, mahalaga yan. Bakit mahalaga yan? Kasi if walang gap, idiretso natin, may i-overlap natin. So, aangat yung ano, yung coil, no? So, posible tatama doon sa pinaka-pole natin or sa wall or sa core, ano man ang tawag doon. So, kailangan may gap, no? Tapos itong parang spacer, purpose nito para after natin ma-rewind, mas madali siyang tanggalin, no? Diyan sa hulumahan natin. Ayan. So dalawa. So dati hindi naman ako gumagamit ito, kaso lang pahirapan pag tinanggalan natin yung coil. Lalo na pag tinamaan ng pandikit, nako, hirap. So magtitimpla na tayo ng ating epoxy. So ngayon ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng kailangan natin, no, sa buong rewinding para di na tayo maglabas ng epoxy. Tapos kuha na lang tayo ng small amount in every type, no? Type A tsaka B. Tapos i-mix. Lagay na natin sa ating fiber or film or aluminum, kung aluminum man ang gagamitin nyo. Aluminum maganda din kung meron kayong makuha. Yung iba ginagamit nila yung can ng soft drinks, no? Yun din ang gamit ko dati, kaso makapal. Tapos ano siya, minsan hindi masyadong didikit yung coil, yung wire. So kailangan mo pang iliha ng maigi. Pag soft drinks na can ang gagamitin natin. Pero pag film, kagaya nito, so mas maganda siyang gamitin. Yung iba, piece paper lang, yun, oh. Kaso lang, pag uminit na yung coil, nadideform yung piece paper. Kaya sasayad siya. Pero yung iba yung nagamit, no, sa raon, pag nakakita kayo. Mga nagre-rewind doon, mga mabibilis mag-rewind, no? Buong araw yun ang trabaho, eh. So piece paper lang gamit nila, bilis. Kaso lang pag hihatawin mo sa malalakas na amplifier, naku, parang nanghiram ka lang. So paparewind mo ulit sa kanila. Pero pag ang hanap natin ay quality, so dapat magandang materials ang gagamitin natin. So dapat ganyan ang sistema ng pagre-rewind, no? Dapat walang gap sa ating coil para pag naibalik na natin sa second layer, so saktong sakto lang, no? So may mga coil na 4 layers, yon ang challenge, no? Meron yata akong video na apat na layer ang ginamit. Hindi ko lang matandaan. So ito, 2 layers lang ang gagawin natin. Kasi target natin dito 4 to 6 ohms lang, no? So okay na yon. Pag 8 ohms, pwede tayong gumamit ng maliit na wire. So hirap na pag maliit na masyado. At least number 33 or 32 pwede na siguro ang 8 ohms or ang wire na yon para makuha yung 8 ohms. After ma-rewind, nakita nyo natapos ko na pati yung second layer, no? So maglalagay na tayo ng papel dyan
Yan yung magiging serve na takip sa dalawang wire, no? Yung ground tsaka positive wire ng ating coil. Ayan. So, sa paggawa ng second layer, no, dapat after magawa yung first layer, kagaya ng isa kong video pa dito, maglalagay ulit ng epoxy, tapos pag medyo matuyo na, isunod yung second layer. Ganun na kadali. So, ang ideal na papel na ginagamit dito yung maninipis, no? Usually Manila paper. Yung sa akin, galing ito sa paper bag na ginagamit sa mga store dito, kasi yung ibang store dito sa amin hindi na gumagamit ng plastic, so paper bag na ang gamit nila, so yun ang ginagamit ko. Medyo makapal to pero okay naman, medyo makapal na di gaano matibay, okay na. Tignan natin na pandikit. So pag lagi kang nagre-rewind ng speaker isang oras or mas maiksi pa, kayang-kaya mo gawin. Lalo na pag meron ka ng ano, hulmahan ng coil, no? Yung exact diameter. Ang meron sa akin dalawa. Nagpa-machine shop ako. Dalawang sizes ang pinagawa ko. Ito yung maliit. Tapos yung malalaki, parang ano yata yun, 48 mm. Putol. Tapos pag medyo malaki siya, nilalagyan ko na lang ng film, kagaya ng binanggit ko kanina. Film galing sa TV, niroroll ko sa hulmahan hanggang sa makuha ko yung exact diameter na kailangan ko. So, caliper. Maganda pag may caliper. So, this time di ako gumamit ng caliper na misplace ko kung saan. So, tansyahan na lang, no? It is a matter of tansyahan na lang. Pag sikip, edi gawa ulit. Wala eh. Walang magawa. Ayan. Dukit na siya. Tapos, babalitan natin yung wire. Ayan na, madali lang tanggalin, no? Tinan nyo. Ayan. Maganda rin sa film kasi madulas siya, madulas. Medyo hindi siya ganun ka perfect circle. Pwede na yan, tinan nyo. Ayan, ganda na. Oh. Align konti. So, gagawin natin, itry natin ipasok dyan. Dapat ma walang sayad. Dapat smooth na smooth. Oop. Para magre-rewind ulit ako, ah. So, konting liha pa. Linisin natin yan, no? Baka may kalawang pa. Ayan, pagkatapos kong malinis, medyo lumuwag na siya. Ayan o, parang mahuhulog na. Ayan. So, yung taas pala ng coil, no, yung height na yan. Ito, di ko na nga sinunod yung lagi kong sinusunod eh. So, susukatin natin yung lalim ng pinaka-pole na yan, no, kung saan papasok ang coil. Sukatin natin yung lalim, yung kalahati ng height ng lalim na yan, yun yung height ng coil natin. Usually yun yung ginagamit kong technique. Ayan. Tapos yung ibaon natin, pag may lagay na natin, ibaon natin mga kalahati ng coil. Yun lang ang pinaka generic na lagi kong ginagawa pag rewind, no?
Pero kung meron kayong alam na mas accurate, pwede nyong i-comment, no, sa baba. Comment down below. Gaano ba ka ang distansya ng coil? Yung baon, baon na baon ba talaga sa butas na yan, yung dinilinis natin ngayon? Or angat ba? Kasi yung sa akin, lagi kong ginagamit, kalahati. No? Or hindi na, kung minsan naman, hindi naman perfect na kalahati. Minsan medyo at least 3/4 yung ngaon, may konting nakaangat. So depende naman sa lalim, no? Kasi pag masyadong mababaw dyan, tulad nito, mababaw to eh. Oh. Pag mababaw, posibleng tatama yung coil former doon sa pinakailalim. So ilalagay na natin yung spider. So nagupitan ko na siya. So unique yung lalagyan ng spider, no? Unique siya. First time ko makakita nito. So far okay na yan. Pag meron ng spider tsaka cone, okay na yan. Hindi na sasaya dyan. Kasi minsan pag kamay lang, hindi pantay. So, talagang tatama siya. Akala mo sayad, may sayad. Sumasayad. Ano? Ayan, okay na yan. Para makuha natin yung pinaka-sentro ng coil na hindi sasayad yung isang side. Ito yung ginagamit kong technique. Kagaya ng sa mga video ko, lalagay natin ang spacer. Anong gamit nating spacer? Pwedeng manipis na karton. Ang gamit ko, film galing sa likod ng LCD TV. No? Ginugupit-gupit ko. Yung mga basag na na panel, yung film doon sa likod, pwede natin gamitin yon. Kasi matibay siya, no? Manipis. Tatlong klase kasi yan eh. Dalawa. Kaso lang yung isang klase na manipis, minsan dinodoble nila. Yun ang magandang gamitin. Maliban doon sa plastic na makapal. Hindi pwede yon. So maglalagay na tayo ng pandikit dyan. Adhesive. Hindi ko na babanggitin ng brand. Wala namang bayad. Ano ka? Ano sila? Okay. So ilalagay na natin yung spider. So hindi ko na inalis yung coil para magiging reference na lang natin yan, no? Para makuha yung sentro. Ayan, sakto. Kakatuwa yung pinakalagayan ng spider, no? So ginagawa ko pag nagre-rewind ako laging gabi, no? Pag hindi na masyadong busy sa shop. Ayan, parang ano na lang to eh. Additional na lang, additional income. Kasi totoo niyan, maliit na naman ang tubo sa speaker rewinding. Kaso lang, syempre, nag-i-enjoy ka. So, sayang din. Kahit tumubo ka ng 300, 400, sayang din. So, okay na yung spider. Lalagyan na lang natin ng ano, ng ma-epoxy dyan, no? Yung coil. Sukatin natin yung cone, if sakto. May konting, ano, parang ayaw pumasok. So, ito yung technique dyan para papasok siya. Ito, huwag natin gupitin. Ganito lang, yan. Para lumambot ang side na yan. Ang area na yan. Madali siya ipasok. Tinan nyo, ayan, smooth. Yun. Ayos, malapit na. Secure natin yung dalawang wire. Yung pinaka-terminal ng coil. So, lagyan na natin ulit. Ibalik natin ulit yung spacer.
para makuha natin yung sentro. Tapos lagyan natin ng epoxy. Ayan, lagyan natin dyan. After makalagay ng epoxy dyan, ilagay ulo ang cone. Tapos another epoxy sa taas naman. Ilagyan natin dyan, oh. Epoxy, oh. Titimpla ulit tayo para naubos na yung tinimpla ko. Ayun, meron na. Nag-cut na ako. Masyado na humaba ang video natin. Para hindi na gumalaw, ah. Okay na. Naglalagay na tayo ng pigtail. Nalagyan ko na rin epoxy, no. Tingnan nyo. So nag-shortcut na ako. Butas tayo dyan. Huwag gamitin yung soldering iron. Masisira yung soldering tip. Saan tayo maglalagay dito? Yung pinaka wire natin, ang coil, dapat nakasentro doon sa terminal, ha? Mamaya doon ang wire natin sa kabila, yung terminal dito sa kabila. Nako, mahaba-habang dugtong ng wire yan. Don't forget, no, huwag kalimutan sa mga baguhan, kikis-kisin natin yung magnet wire. Kasi di natin mahinang pag mayroon siyang varnish. So, dito na ano ko na yan. Natanggal ko na yung varnish niya, no. So, simple lang technique dito. Lighter. Pag manipis na wire, kagaya nito, lighter. Tapos, ikikis-kisin ng cutter or liha. Lumaya din nyo ma-idikit yung connection. Kasi, hindi pala na ano, tanggal yung varnish ng magnet wire. Hindi didikit yan. Okay, inang na natin. Ay, malapit na. So, gabi na sa location ko. Kasi pag ginawa natin to ng umaga, mahirap. Yung daming gawain, no? May mga TV, amplifier, DVD. Eh, medyo mas malaki kita doon. Kaya yun ang i-prioritize natin sa umaga. Ihinang natin dyan. Social ang speaker na to, no? Nadali pa yung aking binding post na nakastock dyan sa aking drawer. Target natin 4 to 6 ohms. Mayroon siyang 4.5. So, good enough. Okay na yan. Good enough. Usable na ang speaker na to. Sir, bakit di 4 ohms? Bakit na? So, pwede namang kunin natin yung 4 ohms, eh. Pwede natin buwasan yung coil. Pero di ko na ginawa. Before ko in-epoxy dyan, sukat ko na, eh. Pero di ko na ginawa. Okay na yan. At least may allowance. Okay, lalagyan na natin ng dust cap para maiwasan natin mapasukan ng alikabok. After malagyan ng pandikit yung cone tsaka yung cup, kunin lang yung pinakasentro kasi pangit naman pagtabingi. Pagtabingi yata. Okay na yan. Okay. Di na natin konti para mas dumikit. Mamaya aangat, papasok yung alikabok. Madaling masira yung coil.
Tapos i-fix na natin, no, yung cone. Ayan, di pa nadikit 'to. Oh. Ayan, tuyo na pala. Nalagyan ko na ng pandikit kanina. Fix na natin. Ayan, wala nang sayad, oh. Sakto lang. Dito naman pag mga ganito kalumang speaker, hindi may iwasan, may konting sayad minsan. Minsan nandun lang yan yung mga kalawang. Minsan sa katagalan, wawala din yung kalawang. Pero pag minsan may mga may-ari, customer, gusto nila perfect talaga, walang sayad, yun ang batay natin. Okay, tapos na yung project natin. Maraming salamat. No? Mag-i-tip yung kuha ko dyan. May white kasi sa harap po. Yung TV na di pa tapos. Tapos na yung ating project. So, sa mga di pa nakasubscribe, consider subscribing. No? At pakihit na din ang notification bell para ma-notify ko sa mga.